Kamusta ka anime? Ito na ang episode 41 ng season 2 SLAMDUNK Fanmade na pinamagatang Japan B-League. Disclaimer lang ka anime, ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa SLAMDUNK. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Bitch, get off of me, I'm bunking deep in Tennessee. With my brothers from the 3B, quick to click and break the peace. No respect for what they... Sa nakaraang episodes nga, nagawang makapuntos ng osin at napababa nila ang lamang ng Kanagawa. Tingnan nga natin kung may magagawa ang sigawan ng mga taga-suporta nila at maging ang bench nila. Kaya kaya nito na mabago ang takbo ng laban at mabalik ang kumpiyansa ng osin. Sambit nga ng coach ng Hibayama. Pero sa tingin ko naman coach, nung sumigaw ang mga tao at bench player nila, biglang nabago ang aura ng player ng Osen Academy. Baka nga makakatulong ang ginawa nilang pagsigaw para sa mga player ng Osen. Sagot nga ni Suichiro. Malalaman natin yan. Pero huwag pa rin sila umasa dahil malakas ang Kanagawa. Muling sabi ng coach ng Hibayama. Nasa panig na nga ng Kanagawa ang bola at hawak na ito ni Maki. Habang idinidribble niya ang bola, hinaras na agad siya ni Aimaki. Kaya ipinasa niya ang bola kay Sendo. Pagkakuha nga ni Sendo sa bola, sabay atake nito. Yun nga lang, bago pa siya makabuelo, dinoble team na siya ni Mikoto at Ishiro. Naku, napalibutan ng depensa ng dalawa si Sendo. Mahihirapan siya makahanap ng papasahan yan. Wika nga ng mga kaibigan ni Sakuragi. Dito, Sendo! Wika ni Rukawa. Ipinasa nga ni Sendo ang bola. Pero dahil na double team siya, kaya hindi niya napansin si Akabane. Kaya bago pa dumating kay Rukawa ang bola, na-check na ito ni Akabane. Ayos! Mahusay ang pagkakadepensa nyo. Ituloy nyo lang yan. Kayo naman ang mangharas sa Kanagawa. Sigaw nga ng mga tagahanga ng Osin. Sige Akabane, diretso mo na. Sure ball mo na yan. Para mapababaan nyo pa ang lamang nila. Sigaw nga ni Kumatsu. Nakuha nga ni Akabane ang bola at dumiretso na agad ito papunta sa court nila. Hinabol naman siya ni Maki. Mag-a-attempt na nga ng SLAMDUNK si Akabane nang sabayan siya sa ere ni Maki. Pero nag-alinlangan si Maki dahil naisip niya nasasabit siya kay Akabane. Kaya hindi na niya itinuloy pa ang pag-abot sa bola. At yun nga, nakapag-dunk si Akabane. Kaya naman, puntos para sa team ng Osen Academy. Ang score ay 75-69. Baba na sa 6 ang lamang ng Kanagawa. Naloko na. Kung kailan last 2 minutes na, tsaka pa nagagawang mahabol ng Osen ang lamang ng Kanagawa. Wika na mga kaibigan ni Sakuragi na nakatulala. Nice steal, Akabane. Bati ni Mikoto. Huwag muna tayo pakampante. May 6 pa silang lamang sa atin. Dapat natin gawin mas lalo natin higpitan ang depensa sa kanila. Tugon ni Akabane. Aba, bigla siya naging seryoso ah. Kanina ang yabang-yabang niya pag nakakashoot. Pagtataka nga ni Mikoto.
Nasa panig na nga ng kanagawa ang bola at hawak na ito ni Sendo. Habang idinidribble niya ang bola, sabay lapit sa kanya ng dalawa para i-double defense siya. Pero alam na ni Sendo ang gagawin ng mga ito, kaya inunahan niya na ng pasa ng bola kay Jin. Pagkakuha ni Jin sa bola, itinira niya agad ito. Naku, bakit minadali ni Jin? Mahaba pa naman ng oras. Wika nga ng mga nasa bench ng Kanagawa. Hindi papasok yan. Wala sa ayos ang bitaw niya. Sigaw nga ni Komatsu mula sa bench. Hindi nga pumasok ang tira ni Jin at umaldag lang ito sa ibabaw ng ring. Nagtalo na nga sa ilalim ang mga player. Akin ang bola na yan. Di ako papayag na malamangan nyo kami at magawa nyo pang mapababa ang lamang namin. Sigaw nga ni Sakuragi. Hindi nga nagpatalo sa talunan si Sakuragi at nagawa niyang makuha sa ere ang bola. Napatayo na lang ang mga manunood. Sabay sabi, yung pula ang buhok. Tinudon na niya ang talon. At yun nga, isang follow-up dunk ang ginawa ni Sakuragi. Wala ngang nagawa si Kuromiya at Akabane. Kaya pumasok ang bola. Puntos para sa team ng Kanagawa. Ang score ay 77-69. Balik ulit sa 8 ang lamang ng Kanagawa. Di naman makapaniwala si Kuromiya at Akabane sa ginawa ni Sakuragi. Huwag kayong umasa na mananalo sa laban. Bago mangyari yun, dadaan kayo sa butas ng karayom. At ito pa ang tatandaan nyo, hanggat andito ang henyo sa loob ng court, hinding-hindi kayo magtatagumpay na pabagsakin ang distrito ng Kanagawa. Buong loob na sabi nga ni Sakuragi sa dalawang player ng Osen. Sobra na yabang mo, red hair. Akala mo malakas ka? Binuhat ka lang din naman ng mga kasama mo, sagot nga ni Kuromiya. Pinagsasabi mo dyan, mayabang? Walang bumubuhat sa kupunan namin, dahil lahat dito ay nagtutulungan. Kaya yung pangarap nyo na manalo dito ay mananatiling pangarap na lang yun, muling sagot ni Sakuragi. Nagbitaw nga ng maanghang na salita si Sakuragi sa mga player ng Osen. Sila na kaya ang mananalo sa laban? O baka naman magawa pa ng Osen na mahabol at manalo sila? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Pantoman and sign out. Bye-bye.